Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel, Surpass TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe. And click na rin yung ating notification bell para lang i-updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ngayon mga kol, ipakita natin yung ating Suzuki Carry Truck 4x4 manual transmission K6E engine 660cc 12-valve aircon power steering. Then tapusin natin yung video mga kol para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup. So tara, check na natin kung ano yung mga dinagdag sa ating unit. So yung kulay ng ating unit mga kol is pearl white. So yan, makikita nyo talaga yung pearl ng ating unit. So meron tayong mud terrain tire with mug. So 13 inches po yan mga kol, mud terrain yung klase. So dalawang klase po yung ganito. Meron siyang yung cargador tire. Then meron ding mud terrain. So yung mud terrain diyan po yung tubeless. Then yung cargador is yung tube type na gulong. Then yung ating unit mga kol is nakalip po siya ng 2 inches yung ating shock. Ayan, nakalip po yan ng 2 inches. Then naglip din tayo sa cross member ng 2 inches para yung mangyayari hindi po mag-letter V yung ating gulong. Kaya medyo may kamahalan yung lift natin na ganito compare sa nakasanayan na lift up mga kol. Then meron din tayong bumper mga kol. Yung bumper na gamit natin is solid talaga para magamit talaga natin yung ating winch. So meron din tayong winch na ganito. Actually mga kol, yung customer po nag-provide ng ating winch 2,500 pounds, pero kung mag-request kayo, pwede natin makapagbigay tayo ng 3,500 pounds worth 10,000 po mga kol. So, solid talaga to mga kol, yung ating bumper para paghila-hila natin gamit yung ating winch, kakayanin po sa ating bumper. Then, meron din yung mga solid na bracket dito sa gilid. Ayan, so, ito yung headlight na original ng ating D6330. So, Suzuki. So, yan po yung ating unit. So meron tayong nilagay na sticker off-road, din yung ating capacity. Ayan. So ito yung ating drop side. Meron po siyang rubber. So original po yung rubber natin dito para hindi magasyas yung ating siding mga kol. So ito yung ating cargo box. Yan sa lahat ng mga DE63 at saka Big Eye type na mga unit, mas malaki po siya ng cargo box compare sa old model, yung mga carburetor type. Yung mga AFI mga kol is malaki na po yung cargo box niya. So yung battery nandito po yan sa gilid. Ayan. So naka lip spring na po yung ating unit mga kol, or mulye. Yan po yung ating dito sa likuran. Pang ano talaga to, pang cargo talaga to mga kol. Yung original niya na mulye mga kol is 3. Yan. Meron siyang mother secondary dito sa ilalim. Then kung gusto nyo dagdagan, pwede din. Additional lang tayo kung gusto nyo. Ayan, so yan yung likuran natin is brake drum. Then yung ating harap is naka disc brake po yan mga kol. Ayan. So dito sa likuran meron tayong nilagay na steel bumper or stiff board para hindi mahirapan umakyat yung ating mga pasayro, or meron kayong i-cargo dyan or i-carga dyan galing dito, hindi po kayo mahirapan. Ayan. So ito yung request ng owner, naka-block po yung kanyang mga lock dito sa ating mga siding. Ayan. So meron tayong mudguard, so original po yan. So meron tayong spare tire. Ayan po yung spare tire natin, 12 inches po yan yung original na spare tire. So meron din tayong lagard dito mga kol, ito yung lagard natin. Yan. So check natin yung ating interior. Yan. Ang ganda ng sticker natin, off-road. So ito yung interior natin. Ito yung ating dashboard. So back to original yung kulay. Napaka simple lang mga kol, para malinis tingnan. Then yan, napakatibay ng dashboard na DA63 dahil hindi na po ito ginalaw yung gitna. So dito lang yung ginalaw niyan mga kol. At saka dun. So yan po yung matibay. Then yung conversion natin mga kol is secondary gearbox
or gumamit tayo ng baki-baki para hindi po maepektuhan yung alignment ng ating unit at saka walang mabago sa ating steering rack end. Nagdagdag lang tayo ng secondary gearbox para mailipat natin from right hand drive to left hand drive. Ayan. So ito yung ating shift lever, nandito na sa gilid. Meron tayong 4x4. Yung ating 4x4 mga call is meron siyang 4x4 high. Ayan. 4x4 high, 4 higher, then 4 low. So yan po yung ating 4x4. Yung ating unit is naka-leader na din. Ayan. Naka-new seat cover. Ayan. Leader na po yan mga call. Meron siyang headrest, center mirror. Ayan. So yan po yung ating unit. So yung mating natin is original. Ayan. So batik-batik po yung ating flooring para hindi madaling magasgas or yung gasgas hindi siyang makikita. Ayan. So titingnan natin dito. Yung kasama ng ating unit is yung ating jack at saka tie wrench. Titingnan natin kung nandun na ba or nandito na. Ayan. Titingnan natin. Ayan. Ayan. So ito yung ating throttle body. Ayan. Throttle body natin yan. Then ito yung ating air cleaner or air filter. So nasa gilid dyan, nandyan yung ating computer box. Yan yung ating aircon compressor, alternator, nandyan sila lem. Yung mga kulay red dyan is yan po yung wiring ng ating wings. Ayan. Battery drive po yung ating wings mga call. Tingnan din natin dito sa gilid. Yan, tingnan natin. Ito sa driver side makita natin yung ating jack. Ayan, yung jack natin, kulang na yung na lang yung ating tie wrench, so ilagay natin. Ito yung ating makina K6A na 12 valve po yan mga call. 12 valve EFI or electronic fuel injected na po yung ating unit. Naka-drive na po sa computer box. Ayan. So yan po yung ating unit for today. So yung presyo nito, yung pinaka basic seat up talaga nito mga call is nasa 220. Yung nagdagdag is nagdagdag siya sir ng 25,000 na mugs and tire mud terrain type. So 25,000 po yan. Front and rear bumper 15,000. Solid na solid po yung harap kasi merong wings. Then 10,000 po yung ating wings. Tapos yung ating lift up is 15,000. Kaya umabot po siya ng 285,000. So yung pinaka basic lang talaga na 4x4 aircon power steering na D63T, walang magwheel steel rim lang, is 220. Pero kung ganito na yung seat up, nagdagdag ng mga front and rear bumper 15,000, then 10,000 po yung wings natin, yung 3,500 pounds. Ito is 200,500 kasi yung customer po yung nag-provide niyang wings. Sa kasama sa mga setup natin mga call, bagong change oil, naka-coolant na po yung ating makina, kasama na po yung ating decals na off-road dyan. Ayan. So yan po yung ating unit. So 285 po yung ganitong setup. So kung gusto niyo yung ganito, visit lang kayo sa ating Facebook account Dudong Lagan Surplus at saka Facebook page Surplus TV page, then yung ating YouTube channel Surplus TV. Ayan. So yan po yung ating unit for today mga call. Maraming salamat po sa panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya ito. Ingat po mga call and bye bye. God bless po.